Hey guys, welcome back sa ating channel. So ngayon, di-discuss natin is all about magnetar, okay? So, magnetar. So, ito po ay isang Magisk module na tweaks para sa ating gaming, okay? So, how to install the magnetar Magisk module? So, basic lang po. So, una, punta tayo dito sa ating Magisk. Okay? Dito sa Magisk is so dito sa akin guys is naka-install na po yung aking Magisk sa ating magnetar, okay? So punta tayo dito sa downloads. So hanapin nyo. So ito guys, so magnetar. So click nyo lang po siya. So mag-install po siya ng kusa, then reboot, okay? So after reboot, you don't have to do anything, okay? So kusa siyang magpa-function, okay? So halimbawa, mag-o-open ako dito sa Google. So magpa-function po siya ng kusa, okay? So dito, status niya is balance mode active, okay? While running Google Play Store, okay? So yung magnetar app, magnetar Magisk module is meron po siyang mga modes, okay? So yung unang mode is endurance. So meron siyang endurance mode. Endurance mode, okay, number 1. Meron siyang balance, okay? Balance mode. Tsaka meron din siyang balance plus, okay? Balance plus mode. Tapos yung extreme, okay? So may additional din po siyang feature na mode, which is sleep mode, okay? So if naka-screen off po yung inyong phone, yung mode niya is naka-sleep mode, okay? Para ma-reduce yung battery consumption, okay? So meron din siyang cool down, okay? Cool down mode. So kanina naka-try ako, naka-charge ako, which ginamit ko yung phone ko, so pang Facebook. So ng status ng kanyang magnetar is nasa cool down, okay? Cool down. So for first timers, if gusto mag-install nito, is yun lang po yung inyong gagawin. Install na yung Magisk module, then reboot, then okay na. So if gusto mo naman i-customize yung inyong Magisk module na magnetar, is gagamit tayo ng terminal emulator, okay? Or dito, ito Thermox, ito siya Thermox. Or pwede din kayong gumamit ng terminal. Pwede din itong gamitin, okay? So off na lang natin para walang notification. So next step is gagawin nyo dito sa Thermox na app. So i-grant muna natin to ng root access, okay? Okay, so dito sa ating terminal emulator, or dito Thermox app. So para mag-run tayo ng root access is type na lang natin yung keyword na SU, okay? SU, super user. Okay. So ayun po, magpa-pop up sa inyo na mag-grant ng root access, okay, dito sa akin. So since na meron na ito. So if gusto mo mag-customize ng inyong magnetar, which gagawin mo is una, pwede mo i-try or tingnan yung mga commands, okay? So gagawin mo is magnetar space minus minus manual, okay? Manual, okay, enter. So ito po yung kanyang manual, okay? So
dito. So, meron siya, pwede kang mag backup ng inyong mode, export, so database, so log, mode, notification. So pwede mong i-disable or enable yung inyong notification nito. Okay, ito guys, so pwede mo siyang i-disable. So una, balik tayo dito sa database. Okay, so database, ito yung mas kailangan dito, tsaka threshold. So meron din siyang threshold ito guys, threshold tsaka thermal. Okay, so una discuss natin is yung kanyang database. So sa database, so halimbawa maglalaro ka ng ML. So dito guys, i-open ko yung ML. So yung kanyang mode is nasa extreme. Okay, nasa extreme. So if gusto lang nating i-balance, okay, so bawat open ng ating ML is gusto lang natin balance mode, so pwede natin siyang magawa. Okay, so how? Okay, so sundin nyo itong instruction. So una, susulat mo is magnetar. Okay, magnetar space double minus database. Okay, database add space balance space. Okay, tapos yung pangalan ng inyong ML. Okay, pangalan ng ML sa inyong Android folder. Okay, so na-try ko siya kanina, yung nilalagay ko is yung pangalan ng app, which Mobile Legends dot Mobile Legends Bangbang, which hindi po siya nagfa-function. So gagawin nyo is ito yung inyong isusulat, com dot mobile dot legends. Okay, enter. Okay, so dito status niya is adding Mobile Legends to custom DB, done. Okay, Mobile Legends will run on balance mode or balance plus mode each time. Okay, so kanina nasa extreme. Okay, tingnan natin guys if magbabalance mode ba. Okay, dito, so Mobile Legends running balance plus. Okay, ito guys, so ganyan po yung pag-function ng ating or paano mag-manual setup ng ating magnetar. Okay, so for example naman is PUBG. So balikan muna natin tong ML. Okay, so how to delete. Okay, if i-delete natin tong mode, so paano guys. Oh, so gagawin nyo is magnetar. Okay, double minus database space delete. Okay, space. So ilagay nyo is yung pangalan ng app. Okay, com dot mobile dot legends. Okay, okay, so na delete na guys ito, so na delete okay. So next step, wag na lang natin try yung PUBG. So same process lang po sila, so para hindi humaba yung ating video. So next step, next naman na pwedeng i-customize is yung threshold. So threshold, okay, so ano po yung threshold? So ito po yung threshold ng kanyang thermal. Okay, so explain natin habang ginagawa yung video. So gagawin mo is magnetar. Okay, space double minus threshold, threshold space, so amount ng inyong threshold in degree Celsius. Okay, degree Celsius po yung unit na ito. So
So for example, gusto mo 45 degree Celsius. So yung kanyang threshold sa kanyang thermal, okay, 45. Okay. Setting threshold to 45 degree, okay? So, ano po yung function ng threshold at saka thermal, okay? So, function nito guys is, as you can see, sa pag naka-MIUI tayo, which pag mainit yung ating phone, so or kahit anong phone, so the thermal throttling po siya, okay? Thermal throttling, which binababa ng phone yung kanyang performance para ma-cool down yung ating device, okay? So dito, if naka-set yung ating threshold sa 45 degree, so if hindi pa siya umaabot sa 45 degree, hindi niya ibababa yung kanyang performance, okay? So hindi niya ibababa. So bababa lang siya if halimbawa nasa 47, 46, so bababa niya, magraramdaman na natin yung kanyang thermal throttling, which medyo naglalag na siya or frame drops. Yan po yung kadalasang nangyayari, okay? So pwede mo din siyang iset sa 40 or ikaw bahala, okay? So thermal, okay? So I suggest na hindi niyo na lang i-off yung itong command, mag netar space minus double minus thermal disable, okay? So wag nyo, I suggest na wag nyo na lang galawin to, oh, so no na lang siguro, okay? So mahalaga din po itong thermal, okay? So wag nyo na lang galawin. So next is pwede nating i-off yung notification. So how? Okay, mag netar space double minus notification so hindi ko alam yung tamang command. Mag netar double minus notification disable, so lagyan natin ng disable, okay? So disabling mag netar notification service, okay? So halimbawa mag open ako ng Play Store. So wala na pong lumalabas notification ni Magnetar. So if gusto niyo namang ibalik, so Magnetar space double minus notification enable. Okay, naka-enable na ulit. So, okay, meron din siyang backup, okay? So, magnetar double minus backup export. Okay, so exporting na yung ating settings. Ito guys, export. So saan makikita yung folder niyan? So dito yan guys, makikita, okay? So dito sa internal. Okay, so dito sa Magnetar. So dito sa user siguro. Okay, user.back. So yan yung ating backup. So pwede din tayong mag import, okay? So import or export. So magnetar space double minus import backup
import. Okay, so yun lang po guys sa ating magnetar. If gusto nyo namang i-uninstall itong monitor na Magisk is, i-off nyo lang dito, remove, okay? Yun, remove nyo, tapos reboot, okay? So yun lang po guys. So I hope na itong video ay nakatulong. So please do like my video if nagustuhan nyo. So kahit medyo maingay po yung aking background, okay? Pasensya na po. So thank you guys for support. So you can comment if may katanungan. So subscribe if you like this video for more upcoming content, okay? So thank you guys.